so this is day 1. Kaninang 9 AM ako inoperahan and ngayon magpa-5 na. Nakauwi na ako and okay na ako, hindi na ako nahihilo. So ito yung katawan ko ngayon. Ayan siya guys, day 1. Namamaga pa siya and medyo manhit pa siya dahil sa anesthesia. Kaya medyo kaya ko pa and ito yung chin lipo ko. Day 1. Ito nga pala yung higaan ko. So, nilagyan ko lang siya ng mga dog pee pads. Meron din yan sa ilalim and also meron ding shower curtain para hindi talaga masira yung higaan namin. Just in case na mag-leak ako ng madami, ganyan. So, ayan. Kung magpapalay po kayo or BBL, mag-save kayo ng maraming ganito kasi super helpful niya. Ginamit din namin siya sa sasakyan. Sorry kung hindi ako makapagsalita ng maayos kasi sobrang higpit nito. Hindi ako makapagsalita. So, ayan. Nilipo ko hanggang dito. Pati sa face ko. Finri na niya ni Doc. Kasi dapat dito lang. So, finri na niya yung dito. Hi guys, this is day 2. And 4 AM pa lang nagising ako sa uhaw. Masakit yung lalamunan ko, parang dry. Kaya uminom muna ako ng Pocari Sweat. And ayun nga, namamaga na ako ng bongga-bongga. Yung face ko sobrang namamaga. And kagabi, doon na nag-start yung masakit talaga. Masakit yung dito ko and also yung sa chan ko. Nag-start siyang sumakit ng bonggang-bongga. Siguro kasi wala na yung anesthesia kaya ayun, sumakit na siya. And nag-start na ako uminom ng mefenamic acid. Sorry kung bumubulong ako kasi tulog pa yung baby ko and yung asawa ko. So ayan, update lang for today. This is day 2. So ayun guys, medyo nagmukhang lumaki yung chan ko kasi ngayon namaga talaga siya. Namamaga. And super swollen ng buong katawan ko. Guys, i-share ko lang na kahapon, parang every 5 minutes naiihi ako. Ang hirap pa man bumangon-bangon sa kama kasi masakit siya. And ihing-ihi na ako. Kahit na naka pang menstrual diaper ako, napupuno siya. Kaya no choice talaga na bumangon ako sa kama para umihi. Pero it's a good thing daw. Kasi parang nalalabas mo yung mga extra fluid sa katawan mo and you are well hydrated. Kaya ayun, tuloy-tuloy lang ako umiinom ng water, ng Pocari Sweat, pineapple juice, para makatulong sa pag-rehydrate sa katawan ko. Ayun lang, tiis ganda talaga guys. Hi, it's 3 PM ng day 2 and papakita ko lang sa inyo yung mga meds ko. So ito siya. Amoxiclav for 7 days, twice a day. Merong tranexamic acid, twice a day for 3 days. Mefenamic acid, every 6 hours, for pain lang yan. Hindi ko siya masyadong iniinom kasi kaya ko naman. And yung last is celecoxib, which is 2 times a day for 3 days din. So, ayan siya guys. Sa clinic na, nag-provide na yung clinic ng meds. Pero may additional bayad siya, 1.5 siya for the set na for 7 days may naiinomin. At least hindi ko na, hindi ka namang problema kung pupunta sa mercury, di ba? Nagpapuhisan ako. So, ayan. This is my body. Oh, di ba guys? 5 inches agad yung na tanggal sa akin after surgery. Pero mababawasan pa yan kasi namamaga pa ako. So, sana maabot ko yung goal ko na 28 inches. Ayun. Nasa ano kasi siya ngayon? 30? Or ano ba? Or more? So, sana ma-achieve ko yung 28 inches na waist. No? Tulad ng dalaga pa ako. So, ayun. Tapos yung sa face ko naman, namamaga siya. Ang sakit nga pag tinatanggal ko yung itong binder. Masakit siya. Very tender sa touch. And alam mo yung parang mainit siya. Ganun siya. Kaya mukha pa rin siyang malaki kasi namamaga pa nga siya. And after 1 week ko ata, kailangan suotin tong binder.
medyo nahihirapan din ako kasi ang hirap kumain. Hindi ko mabuka masyado yung bibig ko. Ayan, mukhang mag-awa pa yung face ko. Literal na tiis ganda talaga. Hi guys, so this is day 3. And medyo bumaba naman na yung swelling ko sa mukha. Pero meron pa rin, talagang magaga pa rin yung mukha ko. And so, ang update ko, ayun, update lang, kagabi, nagpalit ako ng mga gasa sa katawan ko. Pinalitan ko yung mga gasa at nagpatulong ako sa mother ko. Inagyan ko lang sila ng betadine and bagong gasa. Tapos, kagabi, nag-start ng mangate yung katawan ko. As in, nangangate yung mga sugat-sugat ko. Yung mga butas ko na pinasukan ng pang liposuction, medyo nangangati na siya. So, ibig sabihin gumagaling na siya. Pero sobrang uncomfortable kapag natutulog. Kaya hinto-hinto din yung tulog ko. And ngayon, umaga, antok na antok ako. Kasi nga, wala akong tulog kagabi masyado. Ngayon, medyo naiirita na ako dito sa garment ko sa face. Gustong nang tanggalin. Kasi nasasakal ako. And also, kanina medyo nahilo ako. Hindi ko alam bakit. Siguro dehydrated ako. And yun, it's day 3 today. Sana mas okay pa yung pakiramdam ko. Kasi medyo uncomfortable na talaga. Guys, nung first day, medyo kaya-kaya ko pa. Ngayon, medyo nahihirapan na ako. Sobrang hirap. Wala, ginusto ko to eh, diba? So, ayan. Pakita ko na sa inyo yung body ko. Ayan, kita nyo ba guys? Ayan ang body ko ngayon. Kung mapapansin nyo, hindi pa siya talaga ganun ka-flat kasi namamaga pa ako pagkatapos ko lang ng surgery and ang results kasi talaga ng liposuction nasa 3 to 6 months. So, don't judge daw agad kasi nga namamaga pa. Marami pang fluid sa katawan ko na dapat ma-drain. So, yun ang importance ng mga garments na ganito, yung ganito. Importante na suot mo lagi as in 24/7 itong garment. So, ayan. Available naman yan sa clinic. And sila na yung bahala magsuot sa'yo noon pagkatapos nyo magpa-lipo. And ayan nga, laklak lang ako ng laklak ng Pocari Sweat, ng pineapple juice, tubig. Para hindi ako mahilo ulit. So, yun. Hindi rin ako nagtitake ng mefenamic acid kasi hindi man masakit. Masakit lang pag nagagalaw. So, hindi ko na kailangan nung gamot na yun kasi marami na ako iniinom. So, yun lang for today. Oo nga pala, tomorrow is my follow-up check-up. So, pupunta ako sa clinic ulit tomorrow para i-check ni Doc yung garment ko kung okay pa siya and etc. So, ganyan. Hi guys, it's day 4 and mamaya may follow-up check-up ako kay Doc. And nagising ako kanina, sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ko alam kung bakit, tatanong ko kay Doc mamaya. Sana matapos na yung ganitong feeling kasi ang hirap. Ang hirap. Hi guys! So, kaka-uwi ko lang galing sa follow-up check-up and okay naman daw yung healing ko, okay naman yung chan ko, wala namang mga complications and so on. So, ayun, tuloy-tuloy ko lang yung mga ginagawa ko na pag-compress and magpahinga daw ako sabi ito kasi nagbabakyum pa ako yung nagininis. So, kailangan ko lang mag-take easy sa mga gawain bahay. So, yun ang may update ko ngayon. Everything is going fine naman. So, ayun lang guys. Siguro nga, masyado ako nagpapakapagod kaya hindi maganda yung pakiramdam ko. So, ngayon, magpapahinga na ako. And, pwede na akong maligo. Pwede na daw mabasa yung mga sugat. Sobrang laking relief din na pwede na akong maligo. Kasi sobrang init ng panahon. Gustong-gusto ko na maligo. And, pwede na basahin yung mga sugat ko. So, tatanggalin ko na pala itong gasa dito sa face ko. From my chin lipo. And, pwede na siyang mabasa. Ayan siya, guys.
And siya guys, nakikita niyo ba yung sugat? Ako kasi hindi ko nakikita. So, nandyan siya sa may ilalim ng tenga ko. Diyan pinasok yung pang-lipo sa aking chin. And ito ang kanyang itsura ngayon. Namamaga pa, guys. Iimpis pa yan in quite some time. Kasi diyan talaga pag-lipo, syempre hindi naman agad-agad na magaling yan. Hi guys! It's day 6 and wala akong update kahapon kasi wala naman masyadong ganap. Nagpahinga lang ako ng bongga and ayun, gumaan lang ng konti yung pakiramdam ko. So sorry sa background noise kasi naglalaro yung anak ko and ayun nga, walang update kahapon. So today, day 6, nagpalit pala ako ng garment. So ito yung binili ko sa Shopee na garment, which is 800 pesos. Ito yung faja na tinatawag nila kung nanonood kayo ng mga BBL vlog sa ibang bansa. So, ito yung ginagamit nila, faja. So, ayan siya, guys. Di-zipper siya dito. Di-zipper siya dito sa gilid. And, nag-short lang ako ng doble kasi butas siya dito sa my crotch area para mas madaling umihi. And, okay naman yung tightness niya. Mas okay yung compression nito kaysa dun sa isa, yung na provide ng clinic. Yung pre-provide ng clinic kasi papanty siya. Ito pa short na. And mas elastic kasi yung provided ng clinic. Ito talagang compressed talaga. So, mas gusto ko to. Kahit walang double compression. Pero paggabi, pinapatungan ko siya ng towel sa loob para mas compressed pa siya. Kasi hindi ko alam kung anong galaw ko sa gabi. So, nilalagyan ko talaga ng towel sa loob para mas ma-flatten na siya. So, ayan guys. Lalagay ko sa description box yung link nung faja ko. And tinanggal ko din sandali yung garment ko ng chin lipo kasi mag-wash ako. So, ito bigay sa akin ng friend ko. And imamassage ko lang siya pababa para mawala na yung swelling niya. Siyempre dahan-dahan kasi masakit. So, ayan. Nandiyan pa yung mga pentel. Hindi ko pa natatanggal pala. Natakot kasi ako na gusto siyang maigi kasi baka ma-infect yung sugat, yung butas, yung so, ayan, dahan-dahan. Ayan yung noise, guys. Naglalaro kasi yung ginakis natin. Medyo maingay pala yung tonic na yan. Clyde! So, yun nga, day 6 na and I'm feeling a lot better than the previous days kasi yung first 3 days talaga para akong himatayin. Sobrang fatigue na ako. And may bata pa dito. Ayun. I'm feeling better talaga. Ang natitira na lang masakit kapag kasinisipa ng anak ko yung chan ko. Masisipa niya kasi paggabi. Feeling ko naman, by the end of the month, magiging okay na talaga yung pakiramdam ko. Kasi magbaborakay kami. So, ayan. Kailangan talaga maging okay na ako. And, hindi pa tinatanggal yung tahi sa mga butas-butas ko dyan. So, natanggalin yan on March 8th, Tuesday, exactly 1 week after nung surgery. Hi guys! It's day 7. Technically, day 6 pa lang kasi ginawa kong day 1 yung surgery day. So, bukas yung removal of stitches ko. And, tingnan natin ang aking body di ngayon. I'm feeling a lot better talaga. As in, day by day, nag-i-improve yung pain. Kasi, di ba masakit siya pag nagagalaw. Ngayon, medyo mas umukay siya. Yun nga. Everyday, nag-i-improve siya.
So, ito na siya, guys. Sorry, nakasabit yung camera. So, silipin natin yung body ko. So, ayan, daming tandang sa labas. So, ayan, pinapatungan ko siya ng parang baby towel. Towel or basta pang filler lang sa loob para makompress talaga siya. Ayan guys, so ito yung faja. Ito yung sinusuot ko. Sa Shopee ko ito nabili. And I will put the link down below kung sakaling kailangan nyo. Current body. Ayan nga. So ayan siya guys. Medyo may parang residue pa ng ano, tape dyan. Ang hirap tanggalin talaga nung medical tape. Nag-iwan siya ng mga dikit-dikit. So, ayan. Still very swollen. Hindi pa yan yung final result, guys, ha? Kasi yung result talaga, matagal pa. So, ayan. Namamaga pa siya. Pero, ang laki na agad ng difference niya, in fairness. So, ayan, guys. Dito sa harap, tatlo yung tahi ko. Isa dito. Isa dito. And isa dito. So, sa likod naman, apat. Ayan. Yun yung dalawa. And sa kabila. Hindi ko na maabot. So, bale 7 yung tahi ko. Yung butas na pinagpasukan yung cannula ng pang liposuction. So, ayan. Medyo nabawasan na yung mga pasa and I'm so happy. Right now, talagang masaya ako sa parang magiging result niya. I can't wait na bumaba na yung swelling para talagang alam mo yun, sexy na, ganyan. Ayun, so I'll update you guys tomorrow na lang kapag katanggal na ng mga tahi. And I'll try to vlog talaga kasi nahihiya ako pag nasa labas. So, and tomorrow is the last day for this vlog and finally ma-upload ko na to. And ayun lang guys. So, siguro update-update na lang kada 2 weeks, ganyan. So, subscribe to my channel kung gusto nyo makakita ng mga updates about my liposuction. So, this is day 7 and kakagaling lang namin sa clinic para magpatanggal ng stitches and okay naman siya, tolerable and medyo mahapde pero okay lang. So, ayun nga, it is the last day of this vlog. I am improving day by day and I am feeling well today. Konting-konti na lang talaga yung pain kapag ka nagagalaw lang and pag may sobrang diin sa chan ko, dun lang masakit. Pero all in all, I'm feeling really well. And sana mas mapabilis pa yung pagbaba ng swelling ko. And ayun lang guys. So last check na lang sa body ko. And thank you so much for watching my surgery vlog. And I will be doing a Q&A. Video soon, so leave your comments down below kung may question kayo. I will try to answer them in a video. And yun lang guys for today's video. I think that's it and I hope to see you in the next vlog. Thank you so much and see you next time. Bye!